So and welcome back to my vlog. Ngayon naman po, ay share ko po sa inyo kung paano gumawa ng cake roll. Pwede po ito dun sa mga beginners natin na nagpa-practice or nag-aaral na gumawa ng cake na in a very simple way lang. So tara, simulan na natin ang paggawa ng mocha cake roll. Sobrang dali lang neto dahil ito ay para sa mga beginners. So, nagamit ako dito ng 7 eggs. So, syempre, isi-separate natin yung egg yolks sa egg whites. So, yung egg whites po ay gagamitin natin sa meringue. And then, sa ating cake batter naman ay gagamitin natin yung egg yolk. Unahin muna natin yung ating egg yolks. So, babasagin ko lang po ito, mga kasosyo. Maglalagay ako ng 1/2 cup ng white granulated sugar. Haluin ko lang po ito hanggang sa mag-color pale yellow ito. So, maglalagay ako ng 1/2 cup ng oil. And then, imimix ko siya together with egg yolk and sugar. So, mag-add na ako dito ng 1 cup ng water. Pero kung gusto niyo po maging special ito, ilagay niyo po ay evaporated milk. And then, 1/4 teaspoon ng baking soda. And 1 tablespoon ng baking powder. So, haluin po natin uli. And then, magsisift ako ng 1 1/2 cup ng cake flour. So, para po maganda ang alsa ng ating cake. So, isisift po natin ito. Kasi minsan po kasi yung flour natin medyo may mga buo-buo. So, isisift natin ito. Nakakatulong din po ito para magkaroon tayo ng magandang alsa na cake. So, haluin natin ito hanggang sa wala na pong mga buo-buong harina. Gagamit po ako dito ng 1/2 tablespoon ng mocha flavoring. Pero kung wala po kayong ganitong flavoring, pwede po kayong gumamit ng coffee na lang. Yung black coffee, kahit mga isang sachet lang. And then, kahit Milo na lang, ganon. Kasi, alam nyo naman yung mocha is pinagsamang chocolate and coffee. So, yun lang, kung wala lang kayong ganito. Pero kung gusto nyo talagang masarap, ganitong flavoring, tapos lagyan nyo pa rin ng chocolate and coffee. So, kayo naman po ay gagawa na tayo ng meringue. Gagamitin na po natin ngayon yung 7 egg whites. So, imimixer lang natin ito hanggang sa maging bubbly siya. Kung wala po kayong ganitong mixer, ay pwede kayong gumamit ng hand mixer. Alright, so kapag ganito po na medyo nag-bubbles na siya, lalagay na natin yung 1/8 teaspoon ng cream of tartar. And then, gradually naman po natin ilalagay ang 3/4 cup ng white granulated sugar. So, dahan-dahan lang po ang paglalagay natin ng sugar. So, dapat po ganito po ang ating meringue. Hindi po siya masyadong stiff peak. So, dapat po ganito ang kanyang consistency. And then, magsamahin na po natin yung ating cake batter and then yung ating meringue. So, magmix mo na po kayo ng mga 1/4 ng inyong meringue. Unahin niyo po na ilagay. And then, kapag na-mix niyo na po, i-add niyo na po yung natitira pang meringue. Para hindi naman siya mabigla. Okay? Habang ginagawa nyo po ito mga kasosyo ay dapat po nagpapainit na po kayo ng inyong oven. Para pagkatapos nyo pong gumawa ng batter, salang po kaagad sa oven. So, dapat po hindi po ito ma-overmix mga kasosyo. Dahil kapag nasobrahan po ito ng paghalo ay bumabalik po sa pagiging liquid or pagkatubig yung ating batter. So, ang result po niyan ay nagiging matigas po ang ating cake. Hindi na siya ganun kalambot and ka-fluffy. And then, sasali na po natin ang ating mixture. Okay, so gagamit ako dito ng 12x16x1. So, binanyahan ko lang po ito or greenish ko lang po ito ng vegetable lard or shortening.
So, itaktak lang natin ito para mawala yung mga air bubbles niya. So, and then, i-bake na po natin ito sa ating preheated oven na 160 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. So, ngayon naman po, gagawa na tayo ng kanyang frosting or icing. Gagamit ako dito ng 1 bar or 225 grams ng butter. Dapat po ito ay nasa room temperature. Kaya lang, itong ginamit ko yata ay medyo hindi pa siya lumalambot ng konti. Excited lang ako, hindi makapag-antay na lumambot ng bahagya or ma-reach na yung room temperature. Kaya naman po gumagamit tayo ng room temperature butter para tipid na rin sa kuryente sa pag-mix. Kasi yun, kapag nasa room temperature siya ay saglit na lang po siyang i-mixer. Unlike dito na medyo matigas pa ng konti. And then, i-mixer po natin ito. And then, gagamit ako ng 1 half cup ng condensed milk. And then, 1 half cup ng lard or shortening. Optional lang po kung gusto niyo pong maglagay nito. Pwede niyo pong palitan ang shortening ng butter uli. So, magiging 1 and 1 half cup yung butter. And then, maglalagay din ako ng 3/4 cup ng powdered sugar. And then, maglalagay pa rin ako dito ng 1 teaspoon ng mocha flavor. Pero kung wala kayong mocha flavor, pwede po kayong gumamit ng coffee powder, black coffee powder, and chocolate. Pwedeng, kung meron kayong chocolate syrup, pwede na rin yan. So, mi-mixer po natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency na yung makinis na siya at makintab. At the same time, wala na tayong nalalasahan na magaspang na texture. So, pag smooth na po ito, ay stop nyo na po yung pag-mixer, okay na. And then, tamang-tama, luto na po ang ating cake. So, ayan kaya tayo naglalagay ng brown paper para mabilis lang natin itong matanggal. Ayan, di tayo mahirapang magtaktak. So, usually, ganito lang po yung ginagawa ko para, tanggal ko yung cake sa kanyang molder. So, nilagyan ko muna ito ng plastic para hindi mauka or matanggal yung ibabaw niya. And then, maglalagay lang tayo dito ng konti para pinakapandikit niya habang i-roll natin yung cake. At the same time, pinaka-filling na rin niya or palaman. Bali, gumamit lang po ako dito ng tela or katsa po ng harina. So, ito yung ginamit ko sa pag-roll. So, isiset natin ito ng mga 30 minutes para mag-intact siya or dumikit siya. Pwede nyo po itong i-refrigerate habang sineset nyo po. And after 30 minutes ng pagsiset natin, ito na po ang ating cake roll. So, tatanggalin lang po natin yung mga dulo kasi hindi siya pantay. So, ang gagawin ko po dito ay hahatiin ko na siya para kumbaga ano to, half roll, half cake roll. So, gagamit ako dito ng styro na para sa half roll. And then, syempre yung container natin paglalagyan. Kunyari, may bibili na pang half roll. Meron, nabibiling ganito mga kasosyo. Exclusive para sa mga half roll na cake. Okay. And then, ito naman, since kami ay nagtitingin ng cake sa tindahan, so ito ang ginagamit ko. Ayan. Sa pagdidesign naman po ng cake, mga kasosyo, ay syempre, ito meron naman mga piping tip pag magdidesign kayo ng cake. So, pwede po kayong mamili kung anong design ang gusto nyo. Okay? So, bahala na po kayo magdesign ng cake nyo. Para sa mga beginners, ganito lang naman po ang pagdidesign ng cake. Napakadali lang naman.
kasosyo. Ayan, so titikman na natin ang ating cake ngayon. Sobrang soft po ng ating cake. O diba mga kasosyo, sana po nagustuhan niyo po ang recipe ko ngayon na sobrang dali lang. Para sa mga beginners, napakadali lang pong sundan nito. So yan muna po ang aking video for today. Abangan nyo pa po ang mga susunod ko pang video. Thank you for watching. Bye!